So in this video, we are going to talk about the context analysis, which is we are going to focus on the learning history. So meaning, we are going to talk about here the meaning or the definition of the word history. So dito aalamin natin kung ano bang konsepto ang umiiral sa lipunan natin sa panahon natin ngayon ng pagpapakahulugan, kung ano ang kahulugan ng salitang history. Okay. So, una lagi nating tatanungin dito or laging katanungan sa punto ng ganitong klaseng pag-aaral ay ano ang history? And another thing is we are going to talk about here also, why do we have to study the history? Okay, so what is history? So basically, history or it is a study. It is more than just knowing and memorizing facts. So basically kasi, kapag nakadinig na ng term na history ang lahat, ano po, hindi naman sinasabing lahat, pero in general, ano po, lalo na sa mga estudyante. So, basically, ang una agad pumapasok sa isip natin ay memorizing. Ano po, ay, ano lang naman yan, petsa, ganito, ganyan. Yung mga ganong klaseng konsepto ng pag-iisip na kumbaga, pumapaloob o umiikot lang tayo dun sa konsepto na ang pagpapakahulugan natin sa salitang history ay pag-aaral na kung saan inaalam ang nangyari sa nakaraan sa pamamagitan ng pag, kumbaga ay memorizing, yung term na yon, yung memorizing. Kasi most of the time, or naging tradition kasi, na mas madali mong matatandaan yung pangyayari kapag, kumbaga, minemorize mo siya each by word, word by word, something like that. And most of the time, kasi pagdating sa history, ang pinakang hard to do with it or to deal with this is yung dates. And po, ito yung isa sa mga struggles or yung isa sa mga factors na isa sa mga tinuturing na mahirap na bahagi ng pag-aaral ng history. Yung tandaan mo, yung petsa. Kaya kung mapapansin nyo, most of the students, kapag examination day na, nandyan na yung mga reviewers, talagang tinitingnan, binabasa, dala-dala, ginagawang pagkakabisa na lamang nung laman. Instead of understanding, instead of appreciating, and then evaluating of what was happened during the history. Ano po? Ganun kasi yung nagiging konsepto, which is lumalayo na sa totoong kahulugan ng salitang history. And always remember that history is, in this subject, in this video rather, we are going to talk about history through the concept of, or to understand first, what is history all about? Kasi many people always think that history is a kind or it is merely list of names, list of dates, list of places, and more over the important events lang, something like that. But knowing just those important events, place, dates, and persons, history is more than that. Ano po? More than that. And to additional, or it is a historian's duty. So, sinasabi natin na it is more than just knowing and memorizing facts. So, papasok na dito yung konsepto ng history is one of the historian's duty to draw insights from the ideas and then realities that have shaped the lives and of men and women. And then most especially, its society. So, this is one of the very tricky. So, ang tinutukoy dito na historian, ano po, is particular na po yung mga estudyante na nag-aaral ng history. So, they can be considered as historians kasi they are comprehending. Ano po? So, dito, one of the duty of the historian is to comprehend. Ano po? Every historian should have comprehension on how or on what was happened in a situation of a particular event from the past, something like that. And most special, to identify the elements of that particular events of the history. And most of the specific topics here is, think of how those situation can solve today's predicaments. And most especially, how can it help in our generation today? Ano? To solve our problem today, so for our future, wala nang ganun problema. So, ganun konsepto
na kung saan each historian should know how to comprehend and most especially appreciate of what was happened before during the past events. Ano na tinutukoy nitong history na aaralin natin. So, all in all kasi pag sinabing history, ang konsepto at pag-alam ng definition ng history is laging papasok dyan yung WH question. So, what are those? The when? Or let's start with the basic. What? When? Where? And how it has happened. Something like that. Ano po? History involves those four questions. It always involves the WH question. 3W, 1H question. Always remember that. And basically, pag sinabi natin history, this is the general definition. Ano po? So sabi, one of our references is the study of beliefs, desires, practices, and the institution of human beings. In this video, papalawakin natin yung pag-alam ng kahulugan ng history kasi in this particular, kumbaga particular definition, andito na, at binuod niya naman, but hihimay-himayin natin, paano ba nasabi this is a study of beliefs, desires, practices, and institution of human beings? So, papalawigin pa natin, hindi lang tayo nakastick dito sa isang definition na to. So, with this, actually, with that definition, tinitingnan dito ngayon na history is an active factor in the study of the Philippine society. So, basically, i-integrate na natin siya dito sa Philippines. So, kumbaga, it is a kind of active factor to study the Philippine society. We cannot achieve on what we have before without the basis of the history before. So, like, for example, kung mapapansin ninyo, during the administration, actually sa administration ngayon, administration of Duterte, nagkaroon ng martial law sa Marawi, noong nagkaroon ng Marawi siege, which is almost 6 months and then nadagdagan pa ngayon ng ilang months, na nagkaroon ng martial law. So, umusbong na naman yung issue about sa martial law, which is basically nanggaling po doon sa pamamahala ng Marcoses. Na kumbaga, many of peoples bumalik yung kanilang mga memories of what was happened doon sa mga kamag-anak na namatayan during the martial law of Marcoses. Ano po? So, kumbaga, sa konsepto na yon parang nauulit na naman daw. So, bumalik yung konsepto ng history repeat itself. Ano po? So, kaya isa sa mga tinitingnan dito or isa sa mga tinitingnan natin o pinapahalagahan natin sa panahon natin ngayon is the history. Kasi, why do we have to study history? Bakit nga ba? Ano po? Mamaya, i-ano natin, elaborate natin. But, to think the history is one of its factor to study in a particular society is can be a basis. Ano po? Ito yung isa sa mga topic natin o isa sa mga root word natin dito. Basis. Ano po? And then, it also includes a look into a development of the Philippine culture through the time, especially with the influences of the colonial period that would eventually shape and present Philippine, shape the present Philippine identity. Something like that. And then, always remember that there's a lot of definition of history. But, history also can be defined as an happening of series or happening, series of happenings. It can be also considered as a record of past, made by available for the present. So, those secondary materials that we usually use. So, like for example, those textbook na nilalaman or naglalaman ng mga history events or ng mga past events na magsasalamin or magpapakita kung anong nangyari sa nakaraan. And history is also a field of study which traces man's development. Ano, from like for example, how the influences of the Spaniards, the Americans, the Japanese helps us to mold of what the Philippine tradition or what the Filipinos identity now. Ano po, paano ba sila nakakaroon ng ambag sa atin ngayon? Ano ba yung naging isa sa mga konsepto or particular na ambag ng mga dayuhan na nakop sa atin para maging isang ganitong ganap na demokratikong bansa tayo? Republican Democratic Country. Something like that. Ano pa? Okay. So, as I was saying, there's a lot of definition of this history.
ano, the word history. So, as a record, ang tinitingnan naman natin, it is a documented story of man and his society. Sometimes, it can be considered as a type of literature history. Pag tinawag kasi naman natin literature history, it is a kind of literary form that depicting the unfolding of fateful events and to portray the rise of deterioration of a character in a manner that ranks it with great novels and epic poetry. But, all in all, history is not just a literature. Kasi sometimes, pag nabanggit yung salitang literature, pumapasok agad yung mga epics. So, kumbaga, hindi siya makatotohanan or pwedeng hindi siya talagang nangyari. Pero kasi pag sinabing literature history, this is a kind of unfolding truth. So, kumbaga, it is a well-documented happenings or happen, something like that. And when we say history, it is a kind of a mere record or collection of events. However, when we say history kasi, kadalasan iniisip, ay, record of or collection of events is already considered as history. But no, hindi po porque meron tayong, kasi pag sinabi ding record collection, logbook, pwede nang i-consider natin o example natin dito, logbook, yung tinatago ng security guard. Natatanda nyo, ang kabaw ngayon, since pandemic tayo ngayon. If you, kung napapansin nyo, di ba sa mga department stores, sa mga tindahan, most of them nagpapalista. That can be considered also a collection of records. Ano po? So, record siya ng mga taong pumasok sa isang particular store. Wherein, hindi po siya pwede i-considered na history agad. Pwede siyang i-considered as primary sources of a particular history. So, what is the history na tinutukoy natin? So, pandemic. Ano yung naging primary sources natin? Those records can be considered as evidence for a particular history happens. Ano po? So, dito, ang tinutukoy dito na record or collection of events is chronology. So, pag sinabi natin chronology, hindi yan nagkakaiba sa logbook activities na tinatago ng mga security guard or ng mga kolektor ng attendance sheet, something like that. Ano po? So, pag sinabing record or collection of events is not considerable as history. Always remember that. That is just a chronology. Ano po? And when we say history, ito po dapat ay documented record of events that traces the development, makikitaan ng pag-usbong, makikitaan ng pagbagsak ng tao man o ng society, at makikitaan po ng pagbabago ng isang komunidad o ng isang bansa. That is a kind of history. So, merong pagfall, merong rise and fall, rebirth, something like that. Yun ang history. So, tinutukoy natin dito is a sequence. Kumbaga, sa isang particular event, makikita dapat natin dito yung talagang paano nangyari, saan nangyari, kailan nangyari, paano, sino ang nagsimula, sino yung mga involved na tao, sino yung mga nandito sa panahon na to. Something like that. Ano po? That can be considered as history. Kasi dapat pag sinabi natin history, kompletong detalyadong pangyayari po ng isang pangyayari sa nakaraang panahon. And history, therefore, is defined as a documented record of man and his society. So, therefore, this is the definition from the other definition that we have presented earlier. History is defined as documented record of man and his society, or a man on his society. Ano po, if that particular history is considered as a biography of a particular person. Ano po? And then, we also have this as a field of study naman. As a field of study of history, it is a study of man and his achievement from the very beginning of a particular written records. Ano po? So, to the present. So, dito, it can be defined as everything that has happened and occurred from the very beginning of time. At to the last instant. History can be considered as a form of literature.
Ano po? So, yan ang sinasabi. It can be considered as a form of literature. But, as a literary form of history is an effective presentation of unfolding of event. So, basically, ang tinutukoy nating literature of history is makikitaan na ang historian has an ability to depict the unraveling of fateful events. Fateful events and to portray the rise and deterioration of a particular character that ranks it with novels and epic poetry. But as a type of literature history, yun po kasi pag sinabi nating literature, may mga ganyan, may epic poetry, merong mga novels. Pero pag sinabi nating literature history, it is falls under the non-fiction work. So meaning to say, each details or each event na pinapakita po sa isang sources ng history ay nagpapakita o naglalarawan ng aktwalidad ng pangyayari or ng isang dokumentadong pangyayari sa nakaraan. Ano po? And then, a more sensible, ano mo? A more sensible definition of history comes from social history, which defines it as or it as a record of events showing the evolution of man, inulit lang natin, and his society from the earliest and from the age of barbarism to what he is today. So, kumbaga, tukuyin na natin dito yung mga panahon kung saan tayo nagsimula. Something like that. And history, therefore, is not merely a chronology or a list of events as they happen, but this present or showing his ability to cope with obstacles and challenges that he or himself or nature has placed throughout his existence. That is history. Okay, so another is, why do we have to study history? Or why study history? So, isa sa mga lagi natin na encounter na question pagdating sa pag-aaral ng history, bakit pa kailangan pag-aralan ng history? But according to one of the words of Jean Bodin, he said that history or the study of history is the beginning of wisdom. So, siguro yung iba, para sa kanila, hindi na, yung mga ayaw nilang iniro-romanticize ang history. So, kumbaga parang ang tingin nila sa history ay, wala naman talagang halaga yung history na yan. Tapos na yan, nangyari na yan. Ang isipin natin yun, nasa panahon natin ngayon. Exactly. Isipin natin yung panahon natin ngayon, but we can use the past event or the those events na nangyari na before as a basis para sa kung anong step ang gagawin natin sa panahon natin ngayon. Something like that. Ano po? And then, looking at the past teaches us to see the world through different eyes. So, it's either appreciating the diversity of human perceptions, beliefs, and cultures. So, like for example, through looking the history of the Philippine identity from the very beginning. So, let's say, let's go back with the account of Fray Juan de Plasencia. So, which is the customs of the Tagalogs, if you are familiar with those accounts. So, kung mapapansin nyo doon, nagpapatunay o nagpapakita na yung account ni Fray Juan de Plasencia ay meron na nag-i-exist na kultura, paniniwala at tradisyon ang mga Pilipino bago pa man po tayo sa kupi ng mga Espanyol. So, kumbaga, on that kind of diversity, na-appreciate natin yung pinagmulan ng ating lahi. Something like that. Na yung mga kumbaga, tinitingnan natin sa panahon natin na ngayon, weird na pangyayari or weird na tradisyon na meron tayo. Basically, yung iba nang galing po sa mga old folks natin or sa mga ancestor natin na nauna dito sa atin sa Pilipinas. Something like that. And then, different and or new perspective will enable us to analyze critically the present context of the society and being. So, ano yun tulad ng sinasabi ko kanina. So, those past event will help us to analyze critically the present event. Ano po? So, like, for example, if you are familiar with those art posts in Facebook nowadays na kumakalat na even the 1900s, 1700s, or our ancestor already experience this kind of pandemic. Hindi lang tayo sa panahon natin ngayon yung nakaranas ng pandemic. So, kumbaga, noon pa man, may mga sakit na lumaganap. Ano po? So,
through those kind of history, nagiging aware tayo na itong nararanasan natin ngayon ay hindi naman talaga siya bago sa panahon, kundi nangyari na siya. So, through the help of those history or those events na nangyari na sa nakaraan, we can learn from it na kumbaga ano yung dapat nating iwasan. Ano po? So, like for example, this one. This pandemic teaches us to take care of our immune system. So, para mas maiwasan natin yung mga sakit na possible na makatrigger sa atin to die. Something like that. Ano po? And then another thing is, the study of history and how it is written allows man to better understand his present situation. So, katulad nga ng example ko kanina. Ano po? And always remember that history is not just about the history of a country or a community. Among the Earth's creatures kasi, only man is capable of writing history. Writing and learning of history from the history is the only skill practiced and reserved for humans. And for example, the death of the three priests, martyr priest, if you still remember, the Filipino priest known as during the revolutionary time. Mariano Gomez, Jose Burgos, Jacinto Zamora, the Gumburza, if you still remember. So, on the collective minds of the young people during 1872, what do you think is the effect of the execution of the Filipino, of those Filipino priests? Ano yung naging epekto nito sa kabataan ng mga Filipino during 1872? Ano po? Ano yung, eh kasi during that time, tinitingnan na nila na itong tatlong paring martir ang isa sa magiging daan para mas magkaroon ng maayos na kalayaan or magkaroon ng kalayaan ng Pilipinas. But, since they were executed, ano sa tingin nyo yung naging epekto nito sa kabataan? And, kung matatandaan nyo, isa po ito sa naging dahilan sa pag-udyok ng pagtayo ng isang revolusyonaryong gobyerno. Like for example, nila Andres Bonifacio, nila Emilio Aguinaldo, against the oppressive society. So, because of the execution of the Filipino priest, nagkaroon sila ng pagninais na makamtan yung tinatawag na kalayaan. Ano po, against dun sa oppressive society na umiiral sa panahon nila during 1872. And another thing is, history can be or can have a cathartic effect, creating more mature, more purified effect as a result of experience in the past. And always remember that man uses history almost universally. So, hindi naman po porque sinabing history ay tungkol lamang talaga siya sa nakaraang pangyayari. In different fields of science, history can be used also. So like for example, in medical field or in medicine, kung matatandaan nyo or kung mapapansin nyo, most of the doctors, before they treat or they give a treatment for a particular person or a particular patient, they ask first, what is the history, the health history of this patient? So may sakit sa puso. So like for example, natumba, nag-aabang ng sasakyan. Bakit natumba, nag-aabang lang naman ng sasakyan? So, siguro may sakit sa puso, inatake. So, tatanungin ng doktor, ano yung history? May medical history ba to? May lahi ba silang ganito, ganyan? In that particular event, will help the doctor on how he or she going to treat that patient. Ano po? So, meaning to say, hindi po porque sinabing history ay tungkol lamang sa nakaraang pangyayari. Ano? Alamin din natin kung para saan yung history na tinutukoy dito or kung nasa ang particular na pangyayari tayo sa tinatanong na history sa atin. This history, sabi ko nga, can be a basis of what is happening in our present times. And not all history are pleasant. So always remember this thing, not all history are pleasant. Ano po? So let's back with the Bagamitin natin ulit yung part una nating binanggit, that man uses history almost universally. Kung matatandaan po ninyo, or if you're familiar with the story of Josephine Bracken and Gat Jose Rizal, their love story, hindi kasi tanggap ng mga kapatid ni Rizal si Josephine Bracken. So bakit?
Ang pagpagkakakilanlan po sa biography, autobiography ni Josephine Bracken ay siya ay pinalaki lamang ng kanyang tatay-tatayan, yung pinagamot niya mismo kay Rizal. So dito, isang malaking question mark sa mga kapatid ni Rizal o sa pamilya ni Rizal, yung pinagmulan na lahi ni Josephine Bracken. So, dun sa history, ng family history ni Josephine Bracken, naging doubtful sila ngayon na tama ba si Josephine Bracken na mapangasawa ni Gato si Rizal. Do you get my point that history can be a basis of what is happening today? Or can be a basis of a particular events? Ano po? And then, Not all history are pleasant. So, bakit? So, nasasabi natin na not all history are pleasant. So, like for example, na sinasabi kasi natin pleasant history, ito yung mga make us feel proud, such as those experiences that considered the milestone. So, like for example, finishing a degree, having a first child, gano'n. So, katulad po nung life ni Rizal. Rizal's life and works, if you familiar with it. So, yung achievement ni Rizal to become a national hero is a kind of pleasant history. So, kung maganda yung naging, ano niya. Yun na naman, ano naman yung unpleasant experiences? So, ito na po yung mga mistakes, failures, ano po na, kumbaga, naging tragic yung kinalabasan ng isang particular event of this kind of history. And knowing history, therefore, makes life more bearable. And one of our philosopher, George Santayana, put an eloquently saying, sabi niya, when experience is not retained, as among savages, infancy is perpetual. So, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Kaya naman, may mga kung mapapansin nyo, may mga nagsasabi na history repeat itself. Maaaring alam nila yung particular na event ng history na tinutukoy. So, halimbawa, pananakop. So, maaaring alam natin na sinakop tayo. Pero ano ba talaga yung dahilan bakit tayo sinakop? Dahil ba sa mahina ang mga Filipino? Ano po? So, kung ngayon, kung may hina mga Filipino, edi pag malakas na Filipino tayo ngayon para hindi tayo ma-oppress ulit. Something like that. Ano po? So, kaya hindi totoo yung tinatawag na history repeat itself. Kasi kung mapapansin nyo, those are the people na hindi talaga alam kung ano ang nangyari sa nakaraan. Nasasabi nilang it repeat itself kasi same case yung pinangyarihan, na wala kang ginawa para mabago yung pangyayari na yun, na sinasabi mo na history repeat itself. Something like that. And then, is another thing is, one of the error in our is, history cannot be repeated, but there is always a similar instances can come back. Something like that. The Greek philosopher, if you still familiar with Heraclitus, he said one time na, you can only step once on the same river. So, for it is not the same river and not the same man. Ano po? And at the same time, that is considered as history. A man without knowing about a particular history is nothing to do at all. And then, one of the words of President Woodrow Wilson is, sabi niya, the worst possible enemy to the society is who is cut loose in his understands or his standards of judgment from the past. And the universities which train men to use their minds without carefully establishing the connection of their thought with that of the past or instrument of social destruction. So, like for example, that's why you have this kind of subject, readings in Philippine history. In this subject, sabi ko sa inyo during the orientation, hindi ito yung basta lang na aaralin natin the history itself, kundi aaralin natin yung iba't ibang aspeto ng isang particular na pangyayari o na particular history event. So, kumbaga, if I'm just going to give you a secondary sources, so, martial law,
may libro about martial law. So, lahat ng nandun ay pabor sa mga Marcoses. So, may bias. Hindi ko sa inyo pinakita kung ano yung sinasabi ng ibang tao. So, kumbaga, ang tinutukoy natin dito is, in this studying of history, we should be careful in establishing, or we have to establish a connection from different aspects. So, hindi lang yun basta, ah, nalaman ko na diktator si ganito, ganyan. Yun na, okay na yun. Without considering, ano ba yung, bakit ba naging ganito? Bakit may mga tao na pabor sa kanya, may hindi pabor? They get my point na, hindi porke history, ay history lang. Ano po? We should always establish here a connection. Kaya pagdating sa history, it is not just a history. Hindi lang basta studying of history. We also have to establish some connection in every past events that we are going to talk about. Lalo-lalo na dito sa ating subject na to. Kasi sabi nga ni Woodrow Wilson, those person na ginagamit sa mga, kaya nga mapapansin yung may mga aktivista. May mga tao po na hanggang ngayon, or may mga estudyante na hanggang ngayon nagra-rally. Ano po kasi, isang punto lang yung pinaniniwalaan natin. And this one of the very important thing. Being a historian, huwag kayong maging stick lang sa isang pader. So, kumbaga, kung meron tayong apat na pader, huwag ka lang sa isang angle. Puta ka din doon sa kabilang angulo. Dito, sa likodan mo. May taggiliran ka, dalawa. Meron ka na sa likod. Hindi lang yung nakikita mo. Ano po? Kasi lahat ng pangyayari, may story behind. Ano po? So, like for example, depression. There's a lot of story behind the depression. Ano po? So, sabi nga ni Woodrow Wilson, those are the instrument of social destruction. Yung isang paniniwala lang sa isang konsepto, maaring ikasira po yan ng paniniwala ng mas nakakarami. Okay. So,